tumayo, punuin natin ang lugar na ito ng papuri, palakpak, pagsigaw. Mag-welcome sa ating Diyos na buhay. Come on! Panginoon, maraming salamat dahil araw-araw po ninyo kaming kasama. Araw-araw po ninyo kaming sinasamahan. And today, God, we are here to celebrate your goodness and your faithfulness in our lives. Oh, 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 oh.
fact, tinapos na po ng Panginoong Diyos. Kaya ngayon, nararanasan po natin ang pagpapala. Nararanasan natin ang tunay ng pagmamahal. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Thank you, God. To offer this heart, oh God.
Let's lift our hands to God. Once and for all, you tore the veil wide.
Loving you, towards seeking you, so that we can find your precious answer. We can find your precious presence. Transform us, Lord, from the inside out. Because all our lives, we just want to live a life pleasing before you. And we can never do that apart from your presence, apart from your grace, apart from you, Holy Spirit. So continue to dwell in this place, Lord. We honor you. We came here for you. Amen, church. We came here for Him. We came here for Jesus. So honor the hearts of your people. Honor the preparations of each person right now. And I declare, kakatagpuin po ninyo ang bawat isa. Walang lalabas sa lugar na ito na hindi ninyo binabago, na hindi ninyo kinakatagpo. That's your power. That's your love for us. So thank you, God. Minsan papapurihin po natin ang ating Diyos, isang malakas na palakpak, tanging para sa ating Diyos na buhay lamang. Thank you, Lord. We honor you. We glorify you in Jesus' name. Amen. Let us remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manrick Tan Pascual. Amen. Okay, tayo po ay manalangin. Samahan niyo ako. Lord, sabi niyo sa inyong salita, this is the day that you have made, so we will rejoice and be glad in it. Yet at the same time, Lord, help us to be conscious na araw-araw na nabubuhay kami ay actually, ayaw man namin maging pero ang totoo din po, every day that we are alive brings us one day closer to our death. So, samahan din po namin ang prayer na yon na with Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Wala kaming sasayangin, Lord, sa araw na ito. And Lord, anong ang purpose ninyo para sa amin sa araw na ito? Let it be done. Let it be accomplished in the name of Jesus.
I pray, wala po sa amin, lalabas sa lugar na ito na hindi po niya na-encounter, naranasan ang hipo ng Diyos, ang presensya ng Diyos, at ang higit sa lahat, makita ang muka ng Diyos. We declare today is a day of salvation. Today is a day of revival. Today is a day of healing. Today is a day of miracles, of signs and of wonders. Lord, help us not to miss it. Lord, though imposible sa laman, yung to catch the wind, pero Lord, yun ang pagtawag din yun sa amin, na sumunod sa kilos ng banal na Espiritu. Sabi ninyo, Lord, walk with the Spirit. Walk in the Spirit. So Lord, salamat. By your grace, we are able to catch the wind. And we are able, Lord, to see where the wind comes from, where the wind is going. Salamat sa biyaya po ninyo. Lord, today, again, we declare that your will be done, your purposes will prevail. And all these things we ask and we pray in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng amen and amen. Sige po, pwede po tayo maupo. Amen. Handa na po natin ating sarili sa salita po ng Diyos. Amen. Sino po ang bukas na po ang puso at isipan para tanggapin ang salita ng Diyos sa umagang ito? Come on, may kausap po ba ako? Amen. No? So ang topic po natin this morning is for such a time as this. Wow. Isa sa pinaka-iconic na mga linya sa buong scripture, for such a time as this. Kung familiar kayo sa Bible, alam po ninyo, nanggaling po itong passage na to, o itong phrase na ito sa Book of Esther, Esther 4:14. Although, Book of Esther, pero wag ka ha, ang bida po dito, lalaki. O yung mga lalaki, can I hear the men in the house? Amen. Ha? Hindi natin binababa ang mga kababaihan. Ha? Pero Book of Esther, pero ang bida talaga sa Book of Esther, lalaki. Na? Yan ang tamang sana all. Ba't parang ang dilim yata dito sa atin? Hindi ba tayo nagbabayad ng ilaw? Amen? Ha? Talaga? Hindi, nadidiliman ako sa inyo. Okay. Nung nakita ko yung mukha, ay, dami palang pangit. Diliman ulit natin. Hindi. So, ito pong Book of Esther ay, ang nagsalita nitong iconic na line na ito ay walang iba kundi si Mordecai. At nung sina-challenge ni Mordecai si Esther, kasi si Esther, kala niya, palamuti lang siya. No? Kasi sa totoo naman, no? Nung panahon nila, ang isang reyna ay wala naman talagang totoong kapangyarihan. No? Trophy wife lang po siya. No? Pinapakita lang siya ng hari para ipagyabang sa ibang mga hari, sa ibang mga mahalagang opisyalis ng ibang mga bansa. So kala ni Esther yun ang role lang po niya. No? To be looked at, no? To be lusted upon, to be feasted upon by men. No, pag naisipan ng hari na ipatawag po siya. Pero si Mordecai, he knows better. No, itong preaching ko po, hindi pa naririnig ni Mordecai, pero alam na po niya yung katotohanan ng ipipreach ko ngayon. As a matter of fact, kung buhay si Mordecai, he is the perfect person to preach this message. Bakit? Kasi alam ni Mordecai, there is no such thing as coincidence. Come on. There is no such thing as coincidence. Kwento ko lang ng mabilis po ito. No? Even yung sikat na kwento na David and Goliath, guys, pansinin niyo yung mga small details. Wala po sa PowerPoint, ha? No? Alam po natin yung kwento ng kinalaban ni David si Goliath, David did not bother to bring a sword. No? Ang ginawa lang po ni David sa manakakalam ng kwento, nagdala lang po siya ng limang bato. No? Limang bato. And actually, hindi na kailangan gamitin yung lima kasi isa pa lang sa pool na. Amen? So, alam niyo yung kwento, di ba? So, nung natamaan si Goliath right between the eyes, bumagsak si Goliath, patay. Tapos, hindi natin alam kung instinctive or not, pero now, looking back, mukhang nilid ng Holy Spirit si David. Again, ha? Whether alam niya o hindi yung ginagawa niya nung time na yun. Kasi bakit? Nung tinamaan ng bato si Goliath, sabi sa Bible, he was hit right between the eyes and he fell down dead. So, ibig sabihin, patay na po siya. Nakuha. Pero again, dito po natin alam, either adrenaline or what, no? Ginawa ni David siguro para i-seal yung victory niya, or kasi alam siguro naintindihan ni David din instinctively the power of image. Nung time nila, wala pang mga camera, wala pang mga poster, wala pang mga TikTok, mga meme, pero siguro nag-gets ni David na mas powerful pag pupugutan ko ng ulo si Goliath. So ginawa po niya, kinuha niya yung sword ni Goliath, pinugutan niya ng ulo si Goliath, which hindi niya kailangang gawin. Bakit? Patay na po si Goliath. Pero alam po natin, isa pala
sa purpose ng Diyos. Kaya pinugutan ni David si Goliath ay, tanong ninyo ako, ano? Kasi later on, oh guys ha, later on, hindi alam ni David, magiging number one niyang mortal na kalaban ay walang iba kundi ang sarili niyang father-in-law, si King Saul. And David will be hunted down like a fugitive. He did not know that. Nung pinatay niya si Goliath, he did not know that. He did not know any of that yet. Pero yun nga, malamang nilid siya ng Holy Spirit or diba, siguro kay David, para sa kanya, adrenaline lang, instinct lang, di ba? Napugutan ng ulo si Goliath, yung pala, ang isa sa purpose ng pagpugot niya sa ulo ni Goliath, hindi lang for posterity, hindi lang for image, hindi lang para mabus yung moral ng kanyang mga kababayan, kundi ano, he gets to keep the sword. Come on, are you getting this? Kasi later on, nung hinahunting na siya ni Saul, walang kaweapon-weapon si David. And yung weapon na yun, nakatago sa house ng priest. And later on, nung nagutom si David, pumunta siya doon sa house ng priest, sumingi siya ng pagkain, at nung nakita ulit niya yung sword ni Goliath, na siya ang gumamit para pugutan ng ulo si Goliath, di sabi niya, pwede ko rin ba kunin tong sword? Sabi ng priest, oh, sa'yo naman kasi talaga yan eh. Di ba? Finders keepers eh. O di, may weapon na si David. What's the point? Yung mga ginagawa po natin ngayon, walang sayang, walang tapon. Kala mo wala lang, hindi mo alam. Di ba? Na-meet mo tong taong to. Hindi mo na-close yung deal. Hindi mo alam, hindi pa tapos yung deal. Hindi mo alam, 5 years later, magtatagpo ulit kayo. Magkukrus ulit yung landas po ninyo. Come on. Amen? Come on, amen? Nakukuha po natin, ganun kumilos ang Diyos. Kaya sabi nila, the devil is in the details. Mali, XXX! Ang totoo niyan, God is in the details. Tayo na mga makalimot, makalimutin po tayo eh. Pero ang Diyos nasa detalye ng mga buhay po natin. Amen? Kaya si Mordecai, sabi niya kay Esther, pamangkin, kasi pamangkin niya si Esther eh. Pamangkin, hindi ka palamuti. Yeah, sa kultura, trophy wife ka lang. Pero hindi, nilagay ka ng Diyos diyan sa posisyon na yan. And ito yung iconic line niya. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. And if you know the rest of the story, hindi ko na ikakwento ha, kasi hindi yun ang topic natin. Ha? Pero basahin ninyo yung Book of Esther. Actually, one of my, ironic nga, no? My two favorite books in the Old Testament are both named after women. Na, kung tanong, Pimans, ano yung favorite book mo sa Old Testament? I would say Ruth and Esther. Pareho ang ganda ng kwento na kitang-kita yung kilos ng Diyos behind the scenes po. Kung meron pong equivalent, maraming Bible scholars na niniwala, o listen to me ha, maraming Bible scholars na niniwala, yung mga sikat na passages, hindi siguro literally every passage, no? But mga sikat na passages ng Old Testament, meron pong laging parallel sa New Testament. So kung itong Esther 4:13 ay isa sa pinaka-sikat, pinaka-mahalaga, pinaka-importanteng passage sa buong Bible, ano po ang equivalent niya sa New Testament? Ito po, Acts 17:26-27. Parallel po siya. Kama, para sa katabi po ninyo, paralel. Amen. Ayusin niyo yung, ano niyo, yung grammar niyo, paralel. Amen. Okay? So, parallel verse. Okay? Hindi, parallel. Okay? So, ito po yun. Iconic na line. Again, inspired by the Holy Spirit. Ano sabi ni Paul? And he made from one man, si Adam, every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. So ano daw? Ano lang muna natin, ha? Galing kay Adan lahat ng mga tao sa mundo. Pero, hindi tao ang nag-determine. Tama po ba? Sino sa inyo, pinili ninyo yung magulang niyo? Sino yung mga magulang, pinili niyo yung anak niyo? Whether you like it or not, they're your son, they're your daughter. Yes? Whether you like it or not, he's your father, she's your mother. Alam ko kung kayo magpipiliin, lahat, kung kayo magpipiliin, kung sino gusto niyo maging tatay, lahat kayo ako. Hoy! Amen! Diba? Pero sorry, nilaan ng Diyos, tatlo lang ang maging anak ko.
As far as I know. De, tatlo lang talaga. Ha, tatlo lang. Matino naman po akong tao. Diyan mo si Mami Sanina. Amen. Matino naman po akong tao. Ha? Okay. So, nakuha po natin. Hindi, gusto sana natin, sana tatay natin sa ganito, nanay natin sa ganito, di ba? O anak natin sa ganito. Pero hindi eh. May mga bagay, hindi talaga, it's not up to you. So sabi po dito, ang Diyos ang namili kung saan ka ipapanganak at kung kailan ka ipapanganak. No? So ano? Sabi niya, having determined allotted periods, period, oras, boundaries, pag sinabing boundaries, lugar. And then, ano sabi niya? Ano lang purpose? That they should seek God and perhaps feel their way towards Him and find Him. Aba, the Bible is not against emotions, no? Ha? Hindi tayo dumedepende sa emotion, hindi dapat tayo nagde-decision according sa emotion, pero naintindihan din ng Diyos na nilikha niya tayo na may emotion, so hindi po masama na pag nagpe-pray tayo, Lord, help us to encounter you. Help us to experience you. Help us to feel you. Hindi po masama po yun. Amen? Kaya dito sa Horizon, we are not against feelings. Amen? Come on. Amen? So dito, okay lang umiyak. Dito, okay lang umiti. Dito, okay lang tumawa. Kasi tao ka, ang tao may emosyon. Of course, again, ang mature na tao, hindi nagdesisyon ayon sa emosyon. Pero nakaramdam ka na emosyon, ibig sabihin tao ka. At kung nagsasamba ka kay God kanina at parang naiiyak ka, normal yun. Tapos yung naiiyak ka, tapos mamaya tatawa ka, sira ulo yun, pero normal yun sa Christian. Di ba? Parang umiiyak, tapos mamaya tatawa, thank you Lord, pero umiiyak. Normal yun sa isang Christian. Amen? Come on, amen? Ano sabi natin, pagiging Christian ka, lumalaki ang mundo mo. Hindi lumiliit. Totoo, enter through the narrow gate, but yung narrow gate na yan, malawak. Diba? Pati sa emotion. Ha? Pag naging Christian ka, lahat mararamdaman mo. Totoo. Kung dati ang mundo mo, ikaw lang, I, me, and mine. Ngayon, mundo mo kasama ibang tao. Minsan umiyak ka. O, ba't ka umiyak? May problema ba? Hindi, wala akong problema. Pero umiyak ako para sa kaibigan ko. Umiyak ako para sa kapatid ko. Umiyak ako para sa disciple ko. Biro mo, problema ng ibang tao, pinaproblema mo. Kasi yan ang Christian eh. Lumalaki ang mundo mo. Di ba? Pati burden ng ibang tao, hindi naman sa epal ka, pero pati burden ng ibang tao, pati ikaw nakikibuhan. Kasi nare-realize mo, yan ang buhay Kristiyano. Kasi ganun din eh. Pag ikaw naman may problema, marami ring bubuhat. Yes? Ay, parang itong morning crowd, parang mga walang mga kaibigan. Sino po sa inyo, pag may problema, dinadamayan po kayo ng mga kaibigan nyo? O sila ang source ng problema niyo. Pero dapat ganun. Di, totoo. Lumalawak na ang mundo mo eh. Problema ng iba, nakikibuhat ka. Problema mo, may bumubuhat sa'yo. Amen ba tayo dyan? Yeah. O, nakuha po natin. No? Now, before I go further, kasi, naku, gusto ko na mag-preach eh. No? Pero sige, simulan agad natin yung outline po natin. Ha? Four truths about your life. Four truths about your life. O, ilan po? Ilang katotohanan? Four. Okay, four. Ha? Okay, simulan na po natin number one. Truth number one, kahit na sino ka pa, ha? Ito, totoo sa lahat ng tao sa balat ng mundo. Okay? Sa balat ng mundo o sa balat ng lumpia. And then, ano ba? Basta na, on the face of the earth. Number one, whether you like it or not, God is sovereign. Pag sinabing sovereign, He is above all. Nag-desisyon si God, at huwag nyo siya, bakit si God nag-desisyon? Di mo na kinusulta. God siya. Karapatan niyang mag-desisyon para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Nakuha po natin? Right niya yun. Kasi creator siya. O, nakuha? Na? So, God is sovereign. Sabi nga natin, di ba? God can do anything at any time without asking permission from anyone. Yun ang sovereign. Kung na-o-offend ka dyan, pasensya ka. Kasi hindi ka si God. Kung ayaw mo galangin yung sovereignty ni God, sorry ka. No? You will always find yourself. Sabi nga ni Jesus kay Paul, di ba? Nung kinonfront niya si Paul sa Damascus Road, sabi niya, Paul, why are you kicking against the goads? Ibig sabihin, para kang sumisipa sa isang matigas na semento. The more na ayaw ninyong tanggapin, the more nagre-rebel tayo sa sovereignty ng Diyos. Parang lagi mong sinisipa ang sarili mo sa matigas na semento.
At yung semento, hindi siya dudugo. Walls don't bleed, but you will. But the more na tinanggap mo yung sovereignty ng Diyos sa buhay mo, the more na maging at peace ka. Okay? So again, ito po ang sabi, and he, si God, made from one man, kay Adam, okay? Every nation of mankind. Wow, ilang tao na ilan ang populasyon ng mundo ngayon? 7 billion na ba? Lahat 7 billion. Ito, imagine niyo, all 7 billion kilala ng Diyos. All 7 billion alam ng Diyos saan sila ipapanganak, saan sila kailan sila ipapanganak, hanggang saan ang buhay po nila. Okay? So guys, ha, pag hindi kayo namamangha dito sa passage to, share ko lang na mabilis po to. Kahapon I had the privilege na isa ako sa mga speaker sa isang men's conference somewhere in Pampanga. Meron akong co-speaker po doon. Siguro it doesn't hurt na banggitin ko yung name niya kasi kung luluubin ng Lord, we might get him as a speaker next year sa Night of Fire natin to talk to us about prayer. Kasi this man is a man of prayer and really passionate about prayer. Tingin ko kailangan natin yung mensahe niya about prayer. His name is Pastor Ru De La Torre. So si Pastor Ru, meron siyang style. Kahapon ko lang siya na-meet. First time ko rin siya na pakinggan mag-preach. Meron siyang style. Pag may sinabi siya, tapos hindi nagre-react yung audience, look at me. He would go like this. Kunwari, may sinabi siya. Hindi nagre-react yung audience. Parang kayo. NR. He would go like this. Parang hindi kayo namangha. And ako, syempre preacher din ako, nag-gets ko yung sinasabi niya. Na, o nga no, kadalasan, may mga bagay na ang gaganda ng binibigay ng binibitawan, mga power phrases, pero tayo sanay. Yung sanay na hindi maganda, ang tawag natin doon sa English, over familiarity. Kaya guys, be careful in handling holy things. Do not get too familiar with holy things. Nang may kinakwento po sa atin, again, I think safe na siguro to i-share kasi nakabalik na sila. Meron tayong kaibigan po, si Doc Raymond at si Dr. Grace Tuvera na nag-short-term mission. I think, again, safe na siguro naman i-share to. Na, nag-short-term mission sila sa Pakistan. And they had at opportunities. So ginagawa lang po nila doon. Pag may nakita silang Bible, oh, that's a Bible. Yeah. Well, you know how to read that? No, it's just for display. You want us to read? Okay. Yeah, tapos babasahin po nila. And testimony nila Doc Raymond sa Dr. Grace. Kung na magbabasa, siyempre kung babasahin na, doon na sila sa John 3:16. Di ba? Ganun mga medyo ano. Look at this one. Look at this. Let's read this together. Tapos pag binasa nila, for God so loved the world, sabi nila, as in, physiologically, may nakikita ka daw na talagang yung mukha nila, kumikinang, nagbabago. Yung baga, from yung mukha ng katabi nyo, di ba? Tapos sa mukha nung isa po yung katabi, as in physiologically, nakikita mo daw parang yung aura ba? Uy, di ba? Aura, amen. Tingnan nga niyo yung aura ng mga katabi ninyo. Ha, amen. Kumusta aura niya? Ha? Di lahat tayo may aura, di ba? Hindi, totoo. Kaya di ba may mga tao na katabi niyo, kahit hindi kinag-uusap, parang bigat ng pangalan. Hindi, wag na lang, wag na lang. Aura yun, aura. May mga tao na parang ang aura nila, ganda-ganda, di ba? O kaya tingin dito, di ba? Di ba? Di ba? Amen, amen. Bilis naman pala kayo kausap eh. Di ba? O, aura yun eh, aura. So parang yung aura daw ng tao, simple yung pagbabasa ng John 3:16, first time nila, mga iba naluluha. Alam mo yun? Eh tayo. O, open your Bible to John 3:16. Di ba? Sanay eh. Pero yung mga Muslim na first time marinig yung gospel, di pa kayo na-explain eh. Di pa kayo na-explain, binabasa lang. Talagang mga iba, kita mo sa mukha nila. Yung ngiti daw hanggang tenga. Mga iba naluluha. Mga iba visibly daw natatouch. Simple ang salita ng Diyos. Simple ang John 3:16. Eh tayo, ilang beses mo na narinig yung John 3:16? When was the last time na ano ka pa rin sa John 3:16? When was the last time naluha ka pa rin nung sinabi, God so loved the world? Di ba? Minsan wala nang dating eh kasi naging familiar tayo sa mga holy things. Amen? So guys, I just want you to tell you, if this passage did not move you, something is wrong. But I'm here to tell you, if you have your Bible, kung meron kayong hawak na physical Bible or yung Bible nyo nasa cellphone o nasa, i-mark ninyo. I-mark ninyo. Kasi I'm telling you right now, no? Lahat ng Bible, lahat ng passage mahalaga, but this is one of the most important. Kasi itong sinasabi ko sa inyo, itong
Acts 17, tama ba? 17, 26 to 27, isa sa pinaka-crucial na passage ng Bible. So, ibig sabihin, hindi to ordinaryo. This passage alone answers a lot of questions. Bakit? Yung mga tanong na, yung minsan tatawag nila existential question, bakit ako nandito? Bakit ako pinanganak sa pamilyang ito? Bakit ako pinanganak na mahirap? Tama? Ngayon, yung sagot po dyan sa tanong na yan, baka hindi ito yung sagot na gusto ninyo. Pero ito yung sagot na kailangan po ninyo. It may not be the answer you want, but this is the answer you need. Okay? So bakit daw? Bakit daw? O, talon tayo sa verse 27, di ba? So ayan na, di ba? Dito ka pinanganak, sa oras na ito, sa pamilyang ito, sa lugar na ito. Bakit? Ito ang sagot ng Bible. Ito ang sagot ng Bible. Okay, teka, lagay lang muna natin, no? The right period, having determined allotted periods. Okay, so hindi po coincidence, but hindi ka pinanganak noong 16th century. Ba't di ka pinanganak 1,000 years ago? Di ba? Hindi eh. Ganun talaga. Diba? Some of you, baka nakikita ninyo yung mga pictures ng old Manila. Wow, nung time na wala pang traffic. Di ba? Kasi wala pang kotse. Ganun katagal, no? Di ba? Parang wow, ang ganda pa dati. Di ba? Dati yung kinekwento ng mga lolo ninyo. Di ba? Na yung pamasahe dati, piso lang. O, hindi ko po naabutan yun, ha? Liars go to hell. Amen, ha? Okay? Pero kinekwento nila Kuya Ronald sa akin nung time daw nila na ang pamasahe daw 50 lang. Hindi ko, ako kasi naabutan ko 7 pesos na eh. Amen, diba? Tama ba? 7 na ba? Ha? Magkano na ba pamasahe ngayon? Sorry ha, oh, nag-airplane na kasi ako mula ngayon eh. Pero yung mga ganung panahon, diba? Pero, ba't di ako pinanganak? Kasi kung iisip ko, pinanganak ko nung time na yun, hindi sana yung baon ko ngayon 100 pesos. Ang laki na pala yun, pang isang buwan na pala yun. Pero ngayon, yung isang 100 pesos mo, pang isang oras lang. Isang milk tea lang ubos. Pero hindi. Talagang sinadya ng Diyos, pinanganak ka ng ganyan. Pinanganak kang Gen Z. Pinanganak kang Gen Z Alpha. O mga iba kagtulad ko, pinanganak na? Millennial. Amen. Ha? Pero sinadya ng Diyos. Okay? Pakisabi naman sa katabi po niyo, sinadya ka ng Diyos. Sadya. Ha? Gusto mo maging Amerikano, eh bakit ka pango? Ay, magandang gusto ko sana, nakatira ka sa Korea, di ba? Oh, pero hindi, ano ka, Pinoy ka, hindi ka K-pop, P-pop. No? Yun talaga, walang coincidence daw yun. Now, ano ang purpose? Tanungin ninyo ako ng malakas, ano? So, ito ang sagot. Again, baka hindi kayo matutuwa. Pero ito ang sabi ng Diyos. Bakit daw? That they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Gets? Although, ang good news ay ano, yet, He is actually not far from each one of us. So, ang totoo, ang Diyos, ang presensya niya, nasa Japan, nasa Philippines, nasa Amerika, pare-pareho naman ang presence ni God. Pero alam ni God na there will be certain situations, certain circumstances that will hinder you from coming to God. Kaya ang ginawa ng Diyos, ganito. Oh, guys, listen to me, ha. Ang unang priority ni God, kaluluwa mo. Hindi yung kaligayahan mo. Hindi yung saan ka best makapag-asawa. Kasi guys, may iba sa inyo, dito sa Pinas, yung itsura nyo, pangit. Pero pag nilagay kita sa Africa, maganda ka dun. Amen? Hindi nga, hindi nga. Kasi sa iba, uy, model na yan. Model yan, sa bansa nila, model. Pero dito, hindi. Tama? Hindi, totoo. Right? So sana ba't hindi na ako doon sa ibang ano continent? Ba't hindi na ako sa ibang bansa? Ano sa ibang bansa? Gwapo ako. Pag sa ibang bansa, maten ay idol ako. Pero dito sa Pinas, wala. Pangit ako. E bakit? Kasi hindi priority ni God yung pag-aasawa mo, aray ko po. Hindi priority ni God kung saan ka pinaka-best yayaman. Hindi. Ang priority ni God ganito. Nilagay ka ng Diyos sa oras, sa panahon, sa lugar, kung saan ka may pinakamalaking possibility ma-born again. Yun ang priority ng Diyos. Now, of course, baka some of you, yan ang sagot, P-Mans, yan ang sagot. Parang di yata kayo natuwa. Pero yun ang sagot. Kung ikaw wala kang concern sa kaluluwa mo, si God may concern siya sa kaluluwa mo. At yan ang priority ng Diyos sa'yo. Nakuha? So, yun po pala. Nakuha?
Ha? So, kahit na, Lord, ba't hindi ako pinanganak sa Canada? Ba't hindi ako naging Amerikano? Ba't hindi ako naging Koreano? Bakit? Di ba? Minsan may mga bansa po tayo na pag napuntahan natin, parang ayaw mo na umalis. Hindi totoo, di ba? May friend ako na bumisita lang sa Singapore, di na bumalik. Hindi totoo, hanggang ngayon nandun na, doon na rin nag-asawa. Oh, eh, sabi niya, Pimans, the first time I came here to Singapore, I fell in love with Singapore and guess what? I think 10 years na, I never left. Oh, okay, wala namang ano. So, makes you wonder, pero bakit hindi ka nalang pinanganak sa Singapore kung alam naman pala ni Lord, ma-in love ka sa Singapore? Tinanong ko siya, bro, saan ka ba na born again? Sabi niya, sa Pilipinas. See? Hindi ibig sabihin, tali ka na. Guys, hindi tayo yung pinanganak kang mahirap. Kalooban ng Diyos yan, mamatay kang mahirap. No, hindi ganun ha. Ang sinasabi lang po natin, hindi naman dito sinabi na bawal kumilos eh. At lalong hindi sinabi po sa passage na yun, bawal mag-improve. Amen? God is not against progress. And minsan talaga, minumove tayo ng Lord. Tama? Kasi God is a missionary God eh. So minsan talaga, no? Minsan sinasabi natin, tapos na ang season ko rito. Tapos na ang ministry ko rito. Hindi ibig sabihin tapos na ang buhay mo. Pero sabihin, may new season ka na, may new chapter ka na, may, in a sense, new calling ka na. Di ba? So may mga pastors, minsan minumove talaga sila ni Lord from Philippines to America, from America to Africa, so on and so forth. So God is not against moving. Di ba? And as a matter of fact, there are some of you, dito sa Pilipinas, lumaki sa church, pero na-born again sa Middle East. Parang, Middle East, di ba? Medyo bawal ang Bible doon, bawal ang Christianity doon. Pero nakakatawa ang Lord dito sa Pinas, malayang-malaya ka mag-Bible study, pero di ka nakakilala kay Lord dito sa Pinas. Doon pa sa close country, doon ka pa nakakilala kay Lord. Parang nakakatawa, di ba? Pero ibig sabihin, ang point lang muna natin ganito, ilalagay ka ng Diyos sa lugar at sa mga tao kung saan nakita ng Diyos, yun ang best possibility mo ma-born again. Diyan ang best possibility mo maging Christian. Yun ang best possibility mo makakilala sa Kanya. Bakit? Kasi what shall profit a man if he gains the whole world yet loses his own soul? So concern si God, priority ni God, kaluluwa mo. Okay, can I have an amen on that? Huh? That we should seek Him and perhaps feel their way toward Him. Though, ang totoo naman daw ay ano, yet He is actually not far from us. So, hindi ibig sabihin, ba't kailangan ako i-move ng Lord from Philippines to America? Bakit? Ang Diyos ba nasa Amerika? Hindi. Ang Diyos nasa Amerika at nasa Pilipinas. Pero for whatever reason, no, kasi mysterious ang life, di ba? For whatever reason, nung nakita ng Diyos na, okay, dito sa Pilipinas, napabarkada ka. Hindi masama ang barkada mo, ha? Demonyo lang. Napabarkada ka na lalo kang nilayo kay Lord. Hindi totoo. At nung nakita ni Lord yun, minove ka ngayon ng Lord sa ibang bansa, sa ibang probinsya, kung saan nag-start all over again ka. Yes, alam ko, nagalit ka, nagtampo ka, di ba? Nagalit ka sa magulang mo, ba't ka lumipat dito, yung mga friends ko nasa Manila, ba't nandito ako sa Bacolod? Yung pala, kasi nakita ng Lord sa Bacolod, dun uli ang best chance mo makilala sa Kanya. O kung di man makilala sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Nagigets? So ibig sabihin, ang nagde-determine ng quote-unquote decision ng Diyos, lagi yung ano ang best para sa kaluluwa mo. Hindi anong best sa career mo, sa love life mo. Sorry ha, although concerned si God sa career mo, sa love life mo. Yes? Pero there is such a thing as prioritization. Priority na nga lang. There is such a thing as priority. Not all things are created equal. At pinakamahalaga sa lahat, maniwala kayo sa hindi. Hindi, again, yung itsura mo, yung physical mo, kundi yung kaluluwa mo. Amen. Magawa in the words of yung psychologist na si Abraham Maslow, hierarchy of needs. So kung may hierarchy of needs sa mata ng Diyos, laging una kaluluwa mo. So, amen po ba tayo dyan? Paki-again, paki-remind yung katabi po ninyo, may kaluluwa ka, bebe. Amen, ha? Baka nakalimutan kasi natin, may kaluluwa tayo. Araw-araw, namumuhay tayo para sa physical. Ano kakainin ko? Di ba? Namumuhay tayo para sa pleasure. Again, yeah, may physical being ka, but you are first and foremost a spiritual being. Di ba? You are a spiritual being who happens to have a body, not a physical being who happens to have a soul. Nakuha po natin?
una sa lahat, kaluluwa ka. Spiritual being ka na may katawan. Hindi ka katawan na may kaluluwa. Nakuha ha? So ngayon, dagdag po natin. Kanina, the best place, the best, anong pangalawang P? The best place, the best period. Dito naman, the best possibility and the best promise is what? Actually, kung titingnan naman talaga natin, where you are right now, you can meet God. Kasi baka iba naman sa inyo, maging sobrang ano na, yung overthinking ba? Ay, okay, baka hindi ako dito sa horizon. Ulilipat ka pa ng vertical para makilala ang Lord. Hindi, actually, kung tama naman ang puso mo, si Lord nasa ibang church na Christian at nandito rin po siya sa horizon. Yun naman kasi ang totoo. Yes? Amen? Kung maayos ka lang, hindi ka naman kailangan i-move ng Diyos eh. O kung maayos lang yung mga tao sa paligid mo, hindi ka naman kailangan i-move ng Diyos eh. Kung maayos lang yung pamilya mo, hindi ka naman kailangan i-move ng Diyos eh. Pero sige na, all things work together for good. Okay? Ngayon, yung mga pieces, kasi si God siya yung ultimate na grandmaster eh. Yung mga pieces, paano niya galawin yung mga piyesa, siya pinakanakaalam eh. Basta alam natin kung anong kilos ng Diyos, parang at first, parang masakit, at first, parang not in our best interest, pero lagi mo isipin, lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko ay para sa kabutihan ng kaluluwa ko. Amen po ba? Amen po ba tayo dyan? Ha? God is good for your soul. But sometimes what is good for your soul may not be good for your body, may not be good for your finances at the moment. Kunwari, alam nakita ng Diyos, nilalayo ka ng pera sa Kanya. So, ang gagawin ng Diyos, ilalayo niya ang pera sa'yo. Pero siyempre, may mga iba, nung nilayo ng Diyos yung pera sa'yo, pansamantala, kasi ang ano ng Diyos, perhaps, ano ba yan? Perhaps, baka matauhan tong anak kong to. Di ba? Kasi sobra kang ano sa work mo, sobra kang kampante rin, di ba? Biglang nag-downsizing yung company. Biglang nagsabi, guys, I hate to tell you, number one, wala kayong 30th month pay. Oh, number two, wala na kayong trabaho kasi magsasara na ang kumpanya bukas. Di ba? Para sa'yo, parang, ha? Ano to? Ganun. Kasi yung pala, nakita ng Diyos, naging idol mo na yung kumpanya. Naging idol mo na yung trabaho mo. So, sabi ng Diyos, alisin ko nga yung trabaho. Perhaps, matauhan siya. Eh, baka sa mabas, imbis na matauhan, lalong na, hindi natauhan eh, nademonyohan. Alam mo yun? Lalong nag-isip ng masama. Lalong nagalit sa Diyos. Na hindi mo alam, kaya inalis ng Diyos sa iyan para bumalik ka sa Kanya. Guys, listen to me. Pag bumalik ka sa Diyos, lahat ng nawala sa iyo, ibabalik din ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Ru, parang wala akong nasabing maganda. Lahat ng nawala sa iyo, pag bumalik ka kay God, ibabalik sa iyo ng Lord. Yes. Yan. Amen. Nakuha po natin. Ganun naman ang Diyos eh. Hindi naman madamot ang Diyos eh. Aalisin lang niya yung hindi nakakabuti sa kaluluwa mo. Pag maayos na ulit ang kaluluwa mo, pati yung mabuti para sa katawan mo, ibibigay niya. Kasi alam ng Diyos, may katawan ka. Amen? Alam ng Diyos, may needs ka. Ginawa tayo ng Diyos na financial being, economic being. Kaya alam ng Diyos, kailangan natin ng pera. Yes? Pero baka nakita ng Diyos, sumobra ka na sa pera, sinanto mo na ang pera, kaya pansamantala, inalis na tayo ng Diyos yung pera. Pero pag naayos mo ulit yung kaluluwa mo, kayo ng Diyos, walang problema si God. Walang problema kay God. I-bless ka ng pera. Sampalin ka pa. Hindi naman. Amen? Kamakaman, amen? Seek first the kingdom and His righteousness. All of these things shall be added unto you as well. Pero guys, nag-gets na ninyo? Ha? Pwede ko sinasabing, kalooban ng Diyos, lumaki ka. Medyo sensitive to guys, ha? Pero sige, sabihin ko lang din po. Hindi ko sinabing kalooban ng Diyos, lumaki ka sa dysfunctional family. Hindi ko sinabi yon. Hindi ko sinabi kalooban ng Diyos, lumaki kang mahirap. Hindi ko sinabi kalooban ng Diyos na lumaki ka, naabuso ka, sometimes sexually, physically, emotionally, verbally, ng sarili mong pamilya, sarili mong tatay, sarili mong tito. Hindi ko sinabi kalooban ng Diyos yan. God is not the author of evil. Ha? Pero baka nga, kaya ka minub ng Diyos from there. Kasi basta ang ano natin ay lahat ng kilos ng Diyos para sa kaluluwa mo.
Ngayon, hindi sinabing kalooban ng Diyos na nung bata ka, namolestya ka, o nung bata ka, naghiwalay magulang mo. Hindi. Hindi yan part ng plano ng Diyos. Kasi hindi marunong magplano ang Diyos ng pangit. Hindi marunong magplano ang Diyos ng evil. Ang sabi ng Bible, I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. Yes? Kaya yun, yung mga ganyan, kasalanan na yun. Sin yun. Ang sin, hindi kasama sa plano dapat talaga ng Diyos. Kung ang Diyos lang masusunod, wala naman dapat talagang sakit eh. Wala naman talaga dapat cancer eh. Wala naman dapat talagang typhoon eh. Wala naman talaga dapat yan eh. Ang kalooban ng Diyos, kung walang kasalanan, dapat lahat tayo namumuhay forever and ever sa Garden of Eden. Walang sakit, walang karamdaman. Kumakain ka lang, di ba sarap? Kain ka lang ng kain, tapos ang maganda, kung habang kumakain ka, di ka tumataba. Amen. Mga iba doon talaga na blessed, no? O sa langit, ulit. Pagkain ka ng kain, tapos hindi ka tataba sa langit. Amen. Di ba? Ayun lang, yun naman ang kalooban ng Diyos eh. So, pumasok ang kasalanan, na-mess up ang plano ng Diyos. So, hindi, basta alam lang natin ganito, hindi ko masagot every jot and tittle. Ha? Yung bawat, siyempre hindi naman ako si God eh. Right? Pero ang sinasabi lang natin, ayon sa salita ng Diyos, God is in the details. If the details are bad, yung bad, lalo na pag sin, hindi kalooban ng Diyos yan. Pero ang pangako ng Diyos ay ano? All things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purposes. Amen. So pagkakatiwalaan mo ngayon si God, pag sinuko mo ang buhay mo kay God, Lord, pati yung past mo, pwedeng i-redeem ng Diyos. Pwedeng gamitin niya for good. Hindi lang sa'yo, but pati sa mga tao sa paligid mo. O, amen na po ba tayo dyan? Pero kung sa ngayon, nandito ka, and you're wondering, but Lord, nag-apply ako ng visa pa sa US, hindi ako natanggap. Bakit? Baka kasi nakita na ng Diyos, baka lang ha, sa ngayon. Kasi guys, lahat naman sagot ng Diyos, hindi naman laging permanente. Ang no, hindi naman laging never eh. Pwedeng no for now. Even naman yung yes eh. Ang yes, hindi naman laging permanente. Kasi kung maayos ka, nag-yes sa'yo si God. E nung hindi ka na naging maayos, yung yes ni God, naging no. Kuha? Kaya huwag ka magagalit kay God. Hindi si God na nagbago, ikaw. At nung nagbago ka, nagbago din si God ng desisyon niya para sa'yo. Kasi again, ang priority ng Diyos, ano ang pinakamainam, ano ang pinakamabuti sa kaluluwa mo. Kasi yung kaluluwa mo, eternal yan. Amen? Yung physical mo, mawawala din yan. Mamamatay ka rin. Amen? Remind nga ninyo yung katabi niyo, mamamatay ka rin, bebe. Amen. Hindi, totoo. Dapat maano tayo ng mortality natin eh. Para magkaroon ng soberness. Oh, guys, tignan ninyo to, ha? Tignan ninyo to. Tignan ninyo yung screen. If man's greatest need is money, God would have sent a billionaire. Pero hindi, kailangan natin ng pera, pero hindi yan ang greatest need natin. If our greatest need is health, mahalaga ba ang kalusugan? Oo naman. Pero hindi yan ang pinakamahalaga. Kasi kung pinakamahalaga kalusugan, then sana pinadala ng Diyos, doktor. Doktor Jesus. Nakuha? Kung pinakamahalaga ay marriage, sa mga single. Kung marriage ang pinakamahalaga, ba't may nag-amen? Okay naman mag-asawa. Yes? But sinabi ko nga din po kahapon sa conference, singleness is not a curse. It's worse. De. Singleness is not a curse. Yes? Singleness is a blessing. Amen ba mga single? Amen, di ba? Amen. kung pinakamahalaga, mag-asawa ka, di sana si God naging lover na lang, naging asawa na lang, pero hindi nga eh. Kung pinakamahalaga, edukasyon. Guys, ha, ako, teacher po ako, as in by profession. 10 years po ako nagturo sa isang kolehiyo. 1 year ako nagturo sa isang high school. So, professionally, pwedeng sabihin, teacher po ako. Naniniwala ako sa education. Pero ang greatest need ba ng tao, education? Hindi. Kasi kundi dapat, pinadala niya, rabbi. And Jesus is a rabbi, but Jesus is more than a rabbi. So instead, ano po? Kung ang greatest need ng, ito na naman, election time na naman. Di ba? Lagi lang natin sinasabi, huwag natin i-idolize yung mga politiko. Amen? They're not worth idolizing. Right? Dapat nga, we hold our politicians and our government officials accountable. Kasi pera natin, yung pangsweldo po sa kanila. Tayo ang boss nila. Amen. Di ba? Mahalaga ba malinis na gobyerno? Oo naman. Mahalaga ba mga politicians natin? Sana
May integridad, hindi magnanakaw. Yes! Pero ang hope natin, wala sa gobyerno, wala sa tao, na kay Jesus. Amen! Kaya ito po, alam ng Diyos, ang greatest need natin, kaligtasan. Kaya pinadala niya, tagapagligtas. Kung naniniwala po kayo, pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Jesucristo na ating tanging Panginoon at tagapagligtas. Amen? Aren't you glad God saved your soul? Hindi totoo, di ba? Para saan yung yaman mo? Para saan yung kasikatan mo? Mawawala din yan. Ang magre-remain sa iyo yung kaluluwa mo. At yung kaluluwa mo, pag walang tagapagligtas, ito ay mapapahamak sa impyerno. Nakuha po natin? God is so concerned about your soul. Sana tayo araw-araw, kinanta natin kanina yun, sana araw-araw, number one concern mo, soul mo. Kung paano ka gumastos sa katawan mo, sana ganun ka rin gumastos para sa kaluluwa mo. Kaya dito sa Horizon, minsan may kasabay din po tayo, no? Gastusan mo ang kaluluwa mo. Mag-invest ka rin sa kaluluwa mo. Yan minsan, alam ko, hassle na magbumiyahe, minsan umuulan, para umaten ng Power Wednesday, umaten ng mga meetings, umaten ng cell group. Yeah, alam ko, hassle minsan. Pero lagi mo isipin, the investment ko to sa kaluluwa ko. Yeah, gumagastos ka, alam ko mahalaga ang pera, no? Lalo na sa mga estudyante po natin, no? Pero yung nga eh, nag-i-invest ka sa kaluluwa mo. Amen? Because a healthy soul is equivalent to a healthy life. Yun ang totoo. Pag hindi healthy ang soul mo, nothing else matters. Pero kung healthy ka, buo ka, maayos ka from the inside out, lahat ng mga panlabas magiging maayos din. Oh, amen. Kaya inuna ng Diyos ang kaluluwa mo. Kasi everything flows from your heart. Your heart is, in a sense, soul. Yeah, may physical heart ka, pero yung heart sa Bible is your soul. Everybody lives from the depths of their soul. So if your soul is not healthy, lahat ng action mo, lahat ng decision mo, pati emotion mo, hindi healthy. Pati relationship mo, hindi healthy. Kasi hindi healthy ang soul mo. Pero kung healthy ang soul mo, kita mo, magiging maayos ang lahat ng every aspect of your life. Kaya ang prayer natin lagi sa inyo, shalom. What is shalom? Shalom is healthy in every area of our life. Whole. Kasi isang word for health is whole. W-H-O-L-E. Buo. Sa lahat ng aspeto, lahat ng area ng buhay po natin. Buo po tayo. Healthy po tayo. Amen po ba tayo dyan? So guys, hindi ko alam kung ano mga desisyon ninyo, ha? Kaya ang ano natin, guys, there is napakahalaga talaga ng timing. Ha? Ang ano lagi ninyo, Lord, may offer sa akin, pumunta ng Amerika, may offer sa akin, pumunta ng Korea, amen, magpa-plastic surgery, whatever. No, may offer sa akin, basta laging praying, Lord, kung ikabubuti po ng aking kaluluwa, then open the door. Pero Lord, kung alam niyong ikakasama ng kaluluwa ko, Lord, please, close the door. Ganun po lagi ang prayer po natin. Amen? Ha? Para align lagi sa puso ng Diyos. Kasi ang puso ng Diyos, para kaluluwa mo eh. Dapat ikaw ang prayer mo lagi. Hindi yung priority mo, pera, career. Hindi, laging priority mo, yung soul mo, yung relationship mo sa Diyos. Yung lagi ang prayer mo, Lord, ang ganda ng offer. Dodoblehin daw yung sweldo ko. Pero Lord, kung alam mong ilalayo ako nitong bago kong trabaho sa'yo, Lord, i-close ninyo yung door. Parang hindi na rin ako matempt. Kasi minsan, di ba, hindi lahat kasi talaga lahat ng open door galing sa Diyos. Eh. Minsan, temptation ng kaawayan. Temptation looks like an open door. Pero kung napaka-self-aware ka sa estado ng kaluluwa mo at ng relasyon mo sa Panginoon, maging sensitive ka. Kaya mo mag-know sa mga bagay na parang blessing. Pero alam ng kaluluwa mo, warning. Hindi makakabuti. Kaya wag na lang. Amen. Diba? So anyway, pag-isipan po ninyo yan. Ha? Truth number two. God is sovereign. Number two, people are sinful. Yan ang totoo. Diba? There is no such thing as a good person. There is no one good, no, not one. Amen? Tignan po natin to. Acts 17:29. Being then God's offspring, yeah, created being tayo ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Na? We ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man.
Tignan natin ang sin sa ibang anggulo. Lahat tayo sinful kasi lahat tayo idolater. Lahat tayo, iba-iba ang kasalanan, pero ang ugat ng kasalanan, iisa. Ano yon? Idolatry. Anong idolatry? Sa passage na ito, listen to me ha, sa passage na ito, anong idolatry? Na yung Diyos, ginawa mong bato. At yung bato, ginawa mong Diyos. Sabi mo, Bimas naman, hindi ko Diyos yung bato. O sige, sige. Na ang Diyos, ginawa mong ginto. Pero ang Diyos hindi ginto. Okay ang ginto. Pero God is far worthier than gold. Far more precious than silver. When you make God into gold, that's idolatry. And when you make gold into God, that's idolatry. Nakuha? Ano ba ang root ng idolatry? Guys, ito. Tingnan ninyo ito, ha? Idolatry is when we turn God into something He is not. Gets, ha? Linger lang muna tayo dito, ha? Magsesel lang muna tayo dito. No? Magpa-park muna tayo dito. Kailangan mo i-meditate ito, eh. Ang ugat na idolatry ay hindi muna you turning something into God. Hindi muna yon. Kaya ka nag-turn ng something or someone into God kasi nagkaroon ng vacuum. Ba't nagkaroon ng vacuum? Yung oras na hindi mo trinato ang Diyos bilang Diyos, nagkaroon ng vacuum. Kaya yung hindi Diyos, ginawa mong Diyos. Amen? Ito. Malaga yung sinabi ko. No one becomes an idolater without first shrinking God into something or someone He is not. Nung hindi mo trinato ang Diyos ng tama, hindi mo siya binalue bilang Diyos, yung worth ng Diyos sa'yo ay hindi worthy ng tamang worth ni God, kaya ka naging idolater. Bakit? Kasi ang puso natin is created to worship. Guys, maniwala ka, worshiper ka. Walang atheist sa mundo, lahat tayo worshiper. Pakisabi sa katabi po ninyo na hindi naniwala, worshiper ka. Hindi nga lang lahat worshiper ng Diyos. Pero your heart is created to worship. So, no, pag hindi si God ang wini-worship mo, you will turn to something or someone else. You will turn something or someone into God. But before you turn something or someone into God, you first turn God into something or someone He is not. Naalala ninyo, meron tayong message, baka wala kayo dito noon, hindi kasi, di ba, baka some of you, first time ninyo dito, pero part 17 na po kasi ito ng Catch the Wind series natin. In the past, hindi ko na maalala kung kailan, meron tayong isang serye kung saan binanggit natin si Simon the Sorcerer, na sabi natin sa Ephesus po, yata yun, Ephesus, na siya ang star. Magician po kasi siya. So kung ano yung ginagawa niya, we're not told. Siguro namang huhula siya or what, na fortune teller, whatever, astrologer. Pero nung dumating sila Paul, nalaus agad siya. Kasi kaya lang naman namamayagpag, kaya lang naman nag-a-arise ang idolatry kasi kung walang true worship of God. Pag dumating na ang real thing, walang kwenta na, isasantabi na yung peke. Bakit may fake? Kasi walang real. Bakit may idol? Kasi walang tunay na Diyos. Natatakot ka ba na huwag maging idolater? Sagot. Lagi mong tratuhin si God as He is. Kaya tayo nagwo-worship. Anong ibig sabihin worship? Worship is worth-ship. Worship is not singing. Worship is not lifting up your hands. Gesture yun. Worship is what? Treating God the way He is worth. Kung ano yung worth ni God, yun ang binibigay mo sa Kanya. Yun ang pagtrato mo sa Kanya. Kasi pwedeng kinakantahan mo si God, pero tingin mo kay God, parang equivalent lang ng paborito mong basketball player. Pwede? O kaya, trato mo kay God parang asawa mo lang. Di ko nilalang yung asawa mo. Pero kumpara kay God, lang siya. Pakisabi nga sa katabi niyo, lang ka lang. Amen. Lahat ng tao, lang. Tama? Amen. Come on. Amen? Yun po ang idolatry. Kaya ang unang step to stop or... So, for us not to become an idolater,
is to treat God and give God the worth, yung tamang weight po niya. Tratuhin mo siya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, may ginagawa ka para kay God na hindi mo gagawin to anyone else. Not even to your husband, not even to your wife, not even to your children. Tama? Not to your favorite politicians. Guys, bakit? Yung kaya mong gawin para sa politiko mo, hindi mo kayang gawin kay God. Election season na naman. Bakit ang paborito mong politician, kaya mong ikampanya? Pero kahit kailan, hindi ko nakita nag-post ka about God sa social media. Pero yung political party mo, kaya mong i-post, di ba? Pero si God, kahit na kailan, hindi mo pinost. Hindi mo pinaglaban. O ano? Di ba? Yung kaya mong gawin, kunwari, wala kang pera, biro mo kaya mo magbenta ng ano-ano. Di ka nahiya, kasi few months, kapit sa patalim eh. Pero para kay God, di mo kaya mag-share ng gospel. Idolatry yun. Yung pag nanonood ka ng basketball, kaya mo pala mag-cheer na, wow! Pero pag worship, hindi totoo. Pag worship, ano sabi mo? God looks at the heart. Ba't bigla na iba yung standard? Eh kung sa basketball, kung sa volleyball, kaya mo naman pala sumigaw. Pero pag para kay God, palakpakan natin ng Lord. Yung parang napilitan ka pa, parang haler. Di ba? Ano mo sabi ni God? Hindi ko kayo kailangan. Nakakaano? Ano katingin mo kailangan ni God ng palakpak mo? Sabi ni God, kung hindi ka papalakpak, utusan niya yung mga bato para mag-worship. The rocks will cry out to worship. Because God will always be worshipped. If it's not by you, it's by something else. Someone else. Yung privilege na ayaw mo, bibigyan ni God sa iba. Alam mo ba, minsan ayaw natin ng storm, di ba? Pero even pala sa mata ng Diyos, pag nakita mo yung mga puno, nagsisway, nag-worship pala sila. Kasi ang sabi sa Bible, di ba? Even the trees clap their hands. Kasi pag nakita mo yung trees na parang gumaganyan-ganyan, parang, oh, tayo parang, oh, ano yun, di ba? Lindol, ganyan-ganyan. Yung pala, sa mata ng Diyos, nag-worship sila. Nature will worship if you will not. Amen? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Kaya pag sinabi, pumalakpak ka, privilege mo yon. Hindi kailangan ni God ng palakpak mo. Pero ikaw, kailangan mo palakpakan ng Diyos. Or else, maging idolater ka if hindi ka pa idolater. Nakuha? Hindi naman talaga yung pagsamba ng bato-bato eh. But yung ang Diyos, ginawa mong bato at yung bato, sige, huwag na ang bato. Ang Diyos, ginawa mong ginto at pilak at yung ginto at pilak, ginawa mong Diyos. Idolatry po yun. O, amen po ba tayo dyan? Di ba? Doon nagsisimulang idolatry. Yung hindi mo paggalang kay God bilang God. Hindi mo binigay kay God yung tamang worth niya. Yeah, umaten ka pa rin. Yeah, kumakanta ka pa rin. Pero yung pagkanta mo, kaya mong kumanta ng mas higit pa pag ibang tao. Pag nagkakaraoke. Hindi, di ba? Pag nagma-minus one, pag nagkakatuwaan yung the barcades, kaya mo ilabas yung boses mo, di ba? Come on. Pero pag worship, ayaw mo, nahiya ka. Tapos ang laging sagot mo, God looks at the heart. Pero pag sa iba, kaya mo naman actually gawin. Kaya mo maging walang hiya para sa ibang bagay eh. Ba't para kay God, di mo kaya maging walang hiya? Dapat gamitin mo yung kawalang hiyaan mo para kay God. Hindi, totoo. Tama? Amen. Di ba? Yung para sa crush mo, gagawin mo to. Para sa loved one mo, gagawin mo to. Pero para kay God, di mo magawa. Idolatry yan. Once again, we turn to my great mentor. The first person after Jesus Christ I will interview in heaven, if God will allow. No? Sabi ni Tim Keller, as usual, Tim Keller, everything he says is gold. Hindi ko ina-idolize si Tim Keller, ha? Amen? Na? Although sa bahay ko, meron akong statwa ng Saint Tim. De. Pero tignan mo yung wisdom ni Tim Keller. Idolatry is not so much wanting bad things. As it is turning good things into ultimate things. Uy, may sinasabing maganda si Tim Keller dito. Na? Kung hindi kayo nagre-react, gagayahin ko na naman si Pastor Roo. Nauubos yung laway ko. This means anything can become an idol, including good things, such as career, family achievement, independence, a political cause, material possessions, certain people, independence upon you, power, influence,
physical attractiveness, see? Pati yung good looks natin. Romance, human approval, financial security, your place in a particular social circle, yung gustong-gusto mo pumunta doon sa lugar na yun kasi doon sa lugar na yun, hinahangaan ka, ino-honor ka, mahalaga ka, na? Pwede maging idol. Tingnan po ninyo ito, na? Love small things in small amounts. Hindi masama magmahal. Pero bigyan mo ng tamang worth. Di ba? Meron kang relo, paborito mong relo, okay naman. Naalagaan mo, nililinisan mo, okay naman. Pero pag humantong na sa, hinahalikan mo na yung relo mo, sinasabitan mo na ng sampagita yung relo mo, teka, yan ba talaga ang worth niya? Hugasan mo, punasan mo, lagay mo sa mga safe na lugar, maganda yung atmosphere, temperature, di ba, para ma-preserve. Yeah, okay yun. Di ba? Pero, pag araw-araw, tinitigil mo yung relo, idolatry na. Love medium things in medium amount. Yes? And then love ultimate things ultimately. Nagkaloko-loko ang buhay natin kasi yung small things, minahal mo ultimate. Yung medium things, minahal mo ng small. At yung ultimate things, minahal mo ng medium. Walang proportion. Tama? Parang ganito, na? Walang masama magmahal ng aso. Amen. Kasi ang aso, loyal. Amen. Ang aso pa nagmahal, todo. Pag ang aso naging Christian, amen, ang tindi ng church. Sana aso ka na lang, na. Pag aso ka, napaka-loyal mo kay God, hindi ka magbabackslide, alam mo, hindi mo maiisip ang iwanan ng Diyos. Di ba may mga aso, yung mga kwento na, di ba yung si Kuchinko ba yon sa Japan? May statue siya. Oo na. Ito mga tumo, makakorek. Amen. O, yun na. O, di ba yung inaabangan niya yung amo niya, patay na pala. Hindi siya umalis sa pwesto niya hanggang siya mismo namatay. Tapos nakita ng mga Japanese people, pinatayuan nila ng statwa. Ganun ang aso. Di ba? Ngayon, walang masama magmahal ng aso, pero ganito, nagluto ka ng pagkain. Tapos yung buto, binigay mo sa asawa mo. Tapos yung laman, binigay mo sa aso. Teka. Parang something's wrong. Amen? Dapat yung laman tsaka yung buto sa aso. Hindi, amen? Walang masama magmahal. Basta laging check mo lang yung amount ng pagmamahal mo sa kanya. Di ba? Mahal mo yung asawa mo, dapat lang. Pero pag minahal mo na asawa mo, boyfriend mo, career mo, above God, teka, medium things lang yan. Minahal mo na ultimate. Tapos ang mangyayari, kasi you cannot serve two masters, ultimately, you will love ultimate things small. If you love small things ultimate, you will love ultimate things small. Ang maapektuhan, almost always, si God. Si God. Kaya ang pang-check lagi is, i-check mo yung pagmamahal mo kay God. Make sure yung ultimate na love mo si God. Kaya ang greatest commandment, love God with all. Hindi po love God with all. Pag wala yung all, hindi po ultimate yun. Anyone can love God, but only genuine Christians can love God with all. All your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Yun ang totoong Christian. Amen? Kamakaman, amen? Kaya araw-araw, check mo yung love mo kay God. Basta kung alam mo, Lord, ko pa rin number one sa puso ko, we do not love God perfectly. Pero basta kung alam mo sa heart mo na, Lord, una ka pa rin. Nag-struggle ako ngayon, pero una ka pa rin. Nahirapan ako ngayon, pero una ka pa rin. Medyo mahirap ang tough season itong buhay ko ngayon, pero una ka pa rin. Basta una lagi si God, hindi ka maging idolater. Pag hindi na una si God, naku, danger na. Ibig lang sabihin yan, meron ka nang inuunang iba. Kasi lagi kang may uunahin. Kasi again, default setting natin mag-worship. At pag hindi si God yung ultimate na wina-worship mo, it's someone else, something else. Amen. Nakuha, ha? Sinful po tayo. Ha? Kaya nang babasagin po ng Diyos. Kaya ito lang huling paalala po natin, love God above all. Okay, I have an amen on that. Love God above all. Third thing that is sure in this world is judgment. Diba? God is sovereign. People are sinful. Judgment is sure. Sigurado po yan. Ito pong sabi ng Acts 17:30-31. The times of ignorance God overlooked. Explain ko mamaya, huwag kayo mag-alala. No? But now, He commands all people everywhere to repent because He has fixed a day
on which he will judge the world in righteousness. Righteousness, ha? Hindi wickedness. Ha? Ang Diyos po naghusga, laging may katuwiran. Ha? Hindi out of mood. No, walang mood swing si God. Si God pag nag-judge, laging with righteousness, laging tama. Na? By a man whom he has appointed. Sino kaya yung man na yan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na who's more than a man, he's God-man. And of this, he has given assurance to all by raising him from the dead. You can be sure that judgment is coming because Jesus has been raised from the dead. Explain ko na lang konti itong, ano, baka may konting kalituhan po ito. Anong ibig sabihin na the times of ignorance God overlook? Okay, listen to me, ha. First, explain ko what it is not. Okay, what it is not. Hindi ibig sabihin na nung hindi pa nagkatao ang tao si Jesus, lahat ng taong nabuhay ay ligtas. Kasi inoverlook ni God yung kanilang ignorance. Hindi yun ang ibig sabihin. O pakasabi ng malakas, hindi. Hindi yun, ha? Anong ibig sabihin ng passage na to? Ibig sabihin ganito. Nung hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoong Jesus, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos to reveal Himself to people. Kuha? So, kasi alam na ni God, wala pa si Jesus. Yung ultimate revelation na si Jesus, hindi pa pinapanganak. Kaya may mga ano, pwedeng kumilos si God through dreams, through vision, circumstances, iba-iba ang pamamaraan ng Diyos. Kuha? Kasi alam ng Diyos, kailangan ng tao ng revelation. Kung walang revelation ng Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos. At minsan, ang revelation ng Diyos, through creation. Di ba? Na pag nakita mo yung creation, parang naisip mo, there must be a creator. Yun ang ibig po sabihin. Pero, eto na, nung pinanganak na si Jesus, nabuhay na si Jesus, namatay na si Jesus, nabuhay na muli si Jesus, hindi na obligado si God na magpakita sa iyo sa dream, sa vision, sa circumstance, kilabutan ka, hindi na. Pwede pa rin ba gawin ni God yun? Yes! Pero ang ultimate revelation ni God, na kay Kristo na. So dati, example, may isang tao na nangangalang Gideon. Si Gideon, duwag. Nagpakita ang hell sa kanya. Sabi, you are mighty warrior. Sabi ni Gideon, sino kausap mo? Ikaw! Ha, ako? Duwag ka ako eh. Hindi, warrior ka. Oh, sinesend kita to deliver Israel from the Midianites. Sabi ni Gideon, Lord, pwedeng pasign. Bukas, dapat, basa yung, kunyari lang, basa yung pintuan ko, pero tuyo yung sahig ko. Example lang. Pero actually, parang ganun. Ha? Pinatulan siya ni God. Oh, nung pinatulan siya ni God, ano tingin mo? Yes, Lord. Hindi, ano sabi niya? Lord, pwede pahingi na isa pang sign. Bukas, baliktad naman. Basa yung sahig, pero tuyo yung pintuan. Example lang. Ginawa ulit ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos, wala pa si Jesus. Kaya pinapatulan ng Diyos yung ganung mga childishness natin. Pero ang sinasabi ng scripture na to, si Jesus na ang ultimate revelation. Kaya ngayon, wala ka ng karapatan. Hindi naman sa may karapatan ka dati, no? Pero mas lalo kang nawalan ng karapatan, humingi ng sign kay God. Bakit? Nandyan na si Jesus. Pwede mo naman i-Google si Jesus. Amen? Hindi, totoo. At ang pinaka-sign na totoo si Jesus, ano? Of course, siyempre some of you may, few months, wala naman akong time na basahin lahat eh. So ano, mag-spend ako 10 years, aralin ko yung buhay ni Jesus, 10 years, aralin ko yung buhay ni Muhammad, 10 years, aralin ko yung buhay ni Buddha, 10 years, aralin ko yung buhay ni Kibuloy, wag na. Sayang oras niyo. Nahuy na nga eh, di ba? Oh, wala nga pabuya eh, wala nang kwenta. Di ba? So, hindi na. Paano mo malalaman si Jesus ay Diyos? Tanungin niyo ako, paano? I-check niyo kung totoong nabuhay ba siya. Hindi ko sinasabing that's all. Pero that's something. Guys, kung mag-claim ang isang tao, oh, sige, mamatay ako. Pero tapos kung mamatay, mabubuhay ako. Pag nahanap niyo ang bangkay ko o yung mga kalansay ko, tapos na. It's a fraud. Eh, hanggang ngayon, lahat ng archaeologist sa mundo, eh,
hinahanap, hinuhuka yung buto ni Kristo. Wala kang makita eh. Bakit? He is risen. Yun ang proof. Ngayon, kung magbubulag-bulagan ka pa rin, hindi, eh, paano natin malalaman kung ano talaga ang Diyos? Diba? Paano malalaman natin kung si Jesus talaga Diyos? Yun na nga, sinasabi ni Jesus, kung gusto mo, i-explore mo. Guys, ang unang aaralin nyo, hindi yung totoo ba yung Bible o hindi. Maganda yun, pero kakain ng oras yun eh. Kung talagang gusto nyo malaman, as in serious, seryoso ka, seeker ka ba talaga, hindi Bible. Kasi maraming nuances ang Bible eh. Mag-aaral ka pa ng mga historical criticism, higher criticism. Ito totoo, Greek, Hebrew. Makakain talaga ng oras. And kung may oras tayo, di sige. Pero although the Bible is really the Word of God. Ha? Pero oras yan, taon yan. Pero kung gusto nyo malaman once and for all, si Jesus ba talaga, anak ba siya ng Diyos? Siya ba ang tanging daan sa Ama? Lahat ba ng claims niya totoo? Ito lang, sabi niya, siya ay mamamatay, siya mabubuhay muli. Lahat ng religious leader, lahat, namatay hanggang ngayong patay. Yung gravesite na nila, ginawang mausoleum eh. Si Jesus, wala. Punta ka ng Israel, kasi sabi ng mga tourist guide doon, eto, malamang dito, binuro si Christ. May mga lima yatang mga pinagtatalunan na five most likely na burial site ni Jesus. Now, it doesn't matter which one of the five is the actual one. Why? Because when you visit each one, whatever is the real burial site, there is no body. There is no skeleton. There are no bones. Because He has risen. Ngayon, kung yan hindi pa sapat para maniwala kayo na si Jesus ay Diyos, na totoo ang kanyang sinasabi, wala ka ng karapatan na, Lord, kung totoo ka. Alam mo yung saan ganun tayo? Kung totoo ka, bumaba ka. Wala kang kay. O kaya, doon sa mga ano tayo, Lord, sige, kung totoo ka, sige, patigilin mo yung ulan. Sino ka? Pakisabi ko sa katabi nyo, medyo nangigigil ako, who you? Amen. Hindi ako ganit ha, tinatanong ko lang, who you? O nga, di ba? Sino ka para mag-demand kay God? Minsan ang yabang-yabang pa na, Lord, kung totoo ka, hello, sino ka? Para kausapin mo ang Diyos ng ganun. Gusto mo ng revelation? Nung wala pa si Jesus, pinapatulan ng Diyos ang mga tao sa kanilang mga childishness and immaturity. Minsan hinahamon nila ang Diyos. Sige, patulan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, wala pa si Jesus. Pero nung dumating na si Jesus, guys, by the way, ha? Wala pong nag-a-argue sa historical person ni Jesus. Gaya ng walang nag-a-argue kung totoo bang may Jose Rizal. Walang nag-a-argue kung totoo bang may Bonifacio. There is historical people. Pwede natin argue na worthy ba siya maging hero? Yeah, yun pwede i-debate. Pero walang nag-a-argue may totoo bang Rizal, may totoo bang Bonifacio. Guys, walang nag-a-argue kung may totoo bang Jesus. Hindi siya mythical. Amen? Hindi siya Avengers. Hindi siya, may totoo bang Clark Kent? May totoo bang Tony Stark? Amen. May totoo bang Bruce Wayne? Yun, fiction yun. Walang nag-a-argue, guys. Wala, as in wala. No one argues for the existence of a real Jesus. Talagang may Jesus. Now, sige, we can argue. Is He really God? Is He who He claims to be? Is He who His followers claim He is? Then again, go back to the resurrection. Yun ang ginawa ni Christ na yun ang ultimate test. Kung totoo siya o hindi. Kung totoo bang mamubuhay siya sa pagkamatay. Eh hanggang ngayon, 2,000 years na, lahat ng archaeology, sinahanap pa rin yung katawan niya. Eh wala ngang mahanap eh. And ako, I'm sure, hindi na mahahanap. Si Paul mismo nagsabi sa Bible, pag nahanap ang kalansay at na carbon dating ito at napatunayan, ito talaga si Jesus. Then ano sabi niya? Peke ang Christianity. Magsara na ang church. O see? Yan ang ibig po sabihin. Ha? So again, hindi ibig sabihin, lahat ng tao nung wala pa si Jesus, ligtas. Kasi in-overlook ni God yung, no. Ibig lang sabihin, God shows Himself in different ways, different means, different modes of revelation because He knew that Jesus Christ is not yet made in the flesh. Has not yet come in the flesh. Yun ang mas tamang term. But after Jesus has come in the flesh, wala na tayong karapatan humingi pa ng signs and wonders. Amen. Pwede ka maglambing, Lord, pagalingin mo naman po siya para maniwala yung pamilya ko.
Lambing yun. Pero ang totoo niyan, para malaman ng pamilya mo, totoo si Jesus, ask them to check the death and the resurrection of Christ. Kaya guys, kita mo hanggang dulo, tama ba? By a man, tama? Who rose from the dead. Sino ba makakapag-claim na siya ay nabuhay muli? Not Buddha, not Muhammad, not anyone. Si Jesus lang. Oh, ngayon, kung magmaang-maangang ka, magbubulag-bulagang ka, eh sabi nyo, hindi sapat yun, Piman, hindi sapat yun. Eh paano yung Bible? Ganyan. Si Jesus muna. Huwag ka magsimula sa Bible. Magsimula ka kay Jesus. Kasi kung totoo si Jesus, mas malamang totoo ang Bible. Tama? Kesa iyaano mo sarili mo na, sige, I'm gonna spend the next 10 years of my life researching if the Bible is true or not. Eh kung wala ka ng 10 years, kung bukas makalawa, kunin ka na ng Lord. Eh, pakiremind ngayon katabi nyo, kunin ka na ni Lord. Amen. Di totoo, di ba? Bakal ka, what ka nag-assume mo, mabuhay ka ba 10 years from now? Pwede ka nang kunin ni Lord. Oh, eh ngayon, i-check nyo nga. I-check nyo nga. The body of Jesus Christ. The resurrection of Jesus Christ. Sige, i-Google ninyo. Ganun lang naman kasimple. May katawan ba? May kalansay ba? Kung wala, eh di ibig sabihin, totoo ang claim ni Christ. He is who He says He is. If He is who He says He is, you are now without excuse. Yan, umaten-aten ka pa kasi, narinig mo tuloy itong message na to. Wala ka na tuloy excuse. Amen! Uy, again, pakisabi sa katabi niyo, wala ko ng excuse, bebe. Amen! Totoo nga, wala nang lusot, ha? Kaya tayo mga na, nagtatampo-tampo kay God, Lord, kung totoo ka, pakita ka, gawin mo to, gawin mo yan. Hello? Amen? Yung pinaka-proof, lahat ng kailangan mong proof, nandun sa death and resurrection ni Christ. Even yung mga nag-ano, Lord, kung mahal mo ako, patunayan mo. Hello? Kung di ka mahal ng Diyos, mamamatay ba siya para sa'yo? Di ba? Oh, Lord, kung talagang pinatawad mo na ako, pakita ng proof. Ano yung proof niya? Nakita siya ni Mary. Hinawakan siya ni Mary. Sabi niya kay Mary, no limit ang here. Amen? Di totoo, yun ang sinabi niya. Maniwala kayo. Pati hindi ka naniniwala. Sabi niya, touch me not, for I have not yet gone to the Father. Anong sabihin? Kasi Jesus is both the high priest and the sacrifice. So kailangan, gaya ng ginagawa nila ng lumang tipan, na kailangan pumasok yung high priest, mag-offer ng sacrifice, at pag nakalabas siya sa Holy of Holies, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung sacrifice ng mga tao. For at least the next year, they're forgiven. Until the next Passover. For that year, tinanggap ng Diyos ang ating sacrifice. So Jesus is both the high priest and the sacrifice. So umakyat siya sa langit. Bumaba ulit siya. Nagpakita siya kay Thomas. Ano yung sabihin ng pagkababa niya? Tinanggap ng Ama ang sakripisyo niya. Kaya huwag ka na magano, Lord. Pinatawad mo ba talaga sa mga kasalanan ko? Jesus has risen. He now is seated at the right hand of the Father making intercession for you. Para next time magkasala ka, pati yung next time na kasalanan mo, bayad ng isang beses na perfect na sakripisyo ni Kristo. Buha po natin. That's Theology 101. Amen. Ha? O ngayon, narinig na ninyo to, alam na ninyo to, wala na tayong excuse. Kung hindi pa ninyo tatanggapin si Jesus, judgment is sure. Bakit? Because Jesus is God's final revelation and the resurrection. Again, dun ka magsimula. Huwag ka mag-bug down sa mga debate. Ano yung tamang Bible translation? Saka na yun. Di ba? Kasi kung yun ang mga aralin mo, mga peripheral, mga secondary na mga issue, ano ba mga sa ano? NIB, ang dami kasing ano eh. O kaya, mga iba, di ba? Gumagawa na tinatawag minsan natin straw man. Ano yung straw man? Straw man argument is gumagawa ka ng sarili mo mga argument para palusutin mo sarili mo na sasabihin mo ang gulo. For example, eh kasi kayong mga Christian, ang dami niyo eh. Ang gulo-gulo eh. Di ba? Umattend ako sa church na Horizon Baptist Church. Tapos ang katabi, Horizon Methodist Church. Tapos may Horizon Pentecostal Church. May Horizon Reformed Church. May Horizon... Oh, tapos yun ang mga ano, gulo-gulo nyo kasi. No, hindi kasi yun ang issue. Hindi naman sinabing basihan, dapat ang church, isa lang ang pangalan eh.
ang basihan, at sabi ni Jesus, maniwala ka sa akin o hindi, ito ang basihan. Hanapin mo yung katawan ko. Pag nahanap, hindi ako totoo. O amen? O sino sa atin may excuse pa? Ano pa yung mga palusot mo para ayaw mo maging Christian? O, eh yung mga strawman argument mo. Marami kasing hypocrite sa church eh. Hello? Hindi rin sinabi ang buhay naming mga... Yeah, totoo, sinabi sa Bible, dapat maging ehemplo kami, maging asin at ilaw. Yeah. Pero wala rin sinabi, Christianity rises and falls on the testimony of Christians. Wala. Kaya kahit na kami ang pinaka-hypocritong Christian sa buong mundo, wala ka pa rin lusot pag hindi ka maging Christian. Kasi alam mo si Jesus na buhay na, na matay, na buhay muli, hindi mo siya tinanggap, hindi po na excuse yung, eh si Pimas, hypocrite eh. Dinamay mo pa ako, walang iya ka. Amen. Eh, yung Christian kasi nang kasama ko eh. Nang utang sa akin, di ako binayaran eh. Kaya ayoko maging Christian. Hindi siya ang basehan. Hindi siya ang basis. Hindi naman siya ang namatay sa'yo eh. At lalong hindi siya ang nabuhay para sa'yo. Tinakbuhan ka nga eh. Amen. O kaya tayo mga Christians ha, mamuhay ng mabuti. Amen. Pero, good news. Ang Christianity hindi nakasalalay sa atin. Buti na lang. Kasi kung nakasalalay sa atin, patay tayo. Di ba? Oh, ngayon may mga pastor na nabalitaan na naman at nag-fall na naman sa ganito, nag-fall na naman sa ganito. Nakakalungkot. Pero buti na lang, hindi nakabase sa buhay ng isang Kristiyano o ng celebrity pastor ang Kristiyanismo. Ang Kristiyanismo ever since nakaangkla sa pagkamatay at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. No, amen. Di ba? Kaya nga ng early Christians, pag nakita sila, ang greeting nila, hindi, hi, hello. Ang greeting nila, he is risen. At sasagutin ng isa, he is risen indeed. Creed. Creed ng mga early Christians yan. Because on the resurrection, that is where Christianity stands or falls. Amen ba tayo dyan? Now we come to the last point. Ang dami ko nang sinabi, now kailangan na nating, ano yung choice sa Tagalog? Pumili. Mamili, pumili, na? O, kailangan natin, mag-desisyon na lang, siguro mas tamang in that context, na? Kailangan natin mag-desisyon. Every time you hear the truth, you need to make a decision. Now, ingatan ko lang po ito, ha, pag sinabi kong choice is supreme. Ha? Bakit choice is supreme? Kanina pa natin inaangat ang Diyos, sinasabi natin God is ultimate, na? Bakit in one sense, choice is supreme? Sige, basahin ko lang po muna ito. Now, yung mga tao sa panahon ni Paul, when they heard of the resurrection of the dead, some mock. Kita mo, yun nakakalungkot. Kahit na diretsahan mo nang sinabi, mga iba, pagtatawanan ka pa, imamock ka, di ba? O baka some of you, you're doing that right now. You're mocking the very message of your salvation. Ito nga, makapagligtas sa'yo, pinagtatawanan mo. Pag hinusgahan ka ng Diyos, hindi ka natatawa. Kasi sasabihin ng Diyos, anak, napakinggan mo na yung mensahe, tapos hindi mo pa pinakinggan, pinagtawanan mo lang. Di ba? But others say, mga iba naman, hindi pa nagdesisyon, pero sabi, give me more time. Oh, mas okay. Mas okay. Na? So Paul went out from their midst. But some men joined him. Di ba, lagi naman ganyan eh. Guys, pag nag-share ka ng gospel, laging tatlo lang yan. May no, may I'll give me more time, and may mga mag-yes. Sino sa inyo dito mga yes? Ay, salamat sa isa o dalawa. Sino sa inyo dito mga yes? Amen, di ba? O hindi naman papatas na kami ng mga no. Di ba? Huwag na natin sila, ha? O baka iba sa inyo, give me more time. Okay naman. Pero again, don't take too long. Kasi, aalis na si Paul. Ha, guys, ha? Huwag sobrang tagal. Okay, huwag mo i-pressure sarili mo. Huwag ka padala sa pressure ng iba. Yeah, okay. Pero huwag mo rin patagalin kasi kaluluwa mo yan. Salvation yan. Ha? Sabi sa Bible, today if you hear His voice, today is your day of salvation. Huwag mo ipabukas. Ha? Kaya sana, verse 34 ka, some men join him and believe. And then pinangalanan si Dionysius. Na? And a woman named Damaris. And then may mga iba pa. Sana tayo si Dionysius. Tayo si Damaris. Tayo yung iba pa. Amen? Here's my point. Choice is not God. Ha? But living for God is a choice. So in that sense, choice is supreme.
Kasi you seal your fate by the choices you made. Tama? Pag pinili mo ngayon si God, kita mo, iiba ang buhay mo. Pag pinili mong huwag mamuhay para kay God, iiba rin ang buhay mo. Walang neutral. Amen? Who wants to hear the gospel today? How many of us know we need to hear the gospel every day? Especially on Sunday. Kami mga preaching team, we have resolved na every Sunday, anuman ang topic, umaga or hapon, we will always preach the gospel. Kung anuman ang passage, Old Testament, New Testament, narrative, Psalms, you know, laging papasok namin yung gospel. This is the gospel, guys. Before God asks you to choose, He has already chosen you. Amen. That's the gospel, guys. Amen. Hindi ka pa namimili, pinili ka na ng Diyos. Yan ang good news eh. Tama? Oh, asan dyan? Ephesians 1 verse 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us, past tense, in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realms. Kaya hindi mo siya maabot, hindi mo siya maranasan kasi nasa heavenly realms ka. May access ka lang sa heavenly blessing pag naki-Christ ka na. Does that make sense? Kasi sabi sa Bible, baka di ko na mabasa, no? Baka next year, kung luloobin ng Lord, we might do the gospel according to Galatians, we might do the gospel according to Ephesians. Kung luloobin ng Lord, yun ang next two series natin next year. No? So, pag-aaral natin lahat ng mga in Christ. Kasi gospel yun. No? Yung Galatians kasi, ay maraming Christian, saved na, pero namumuhay sa law. So, iano natin yun. Kaya, gospel according to Galatians. Pero, baka hindi ko na matakal kayo kasi verse 3 to 5 lang ang babasahin ko. Tuloy-tuloy lang ninyong pagbasa, somewhere in those verses, somewhere in the chapter, sabi doon, and we are seated with Him, with Christ, in the heavenly places. So kung lahat ng blessing nasa heavenly places, ba't hindi ko maabot? Baga ba sa ano? Kasi wala kang passport. Nakuha? Baga ba, lahat ng blessing nasa, huwag na Amerika, puro na Amerika eh. May iba naman, ano ba magandang lugar na iba? Switzerland. Okay. Ito mga arte. kunyari lang. Lahat ng yaman sa mundo nasa Wakanda. Amen. Pag hindi nyo alam mo Wakanda, di talaga kayo maliligtas. Nasa Wakanda. Tapos libre. Tapos lahat may access dun. Tapos hindi mauubos ng vibranium. Tama ba? Amen. Pero kailangan mo ng passport. Ang passport mo si Jesus. Yun. Kaya nga, you are seated with Christ in the heavenly realms para may access ka dun sa every spiritual blessing. Oh, sige, ano pa? Tuloy natin. Even. Oh, ito na. Ha? Guys, ha? Trigger warning. Lalabas yung salitang predestination. Hindi muna natin tatakel, ha? Regardless of what your view of predestination is. Pero ito ang sabi. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, oh, ito na, yung triggering word, pinag-aawayan ng mga Kristiyano, buti na tayo, di tayo Christian. Born again tayo, amen. Uy, supportahan nyo naman ako. He predestined us for adoption to Himself as sons. Kasama kayo dyan, mga babae, as daughters, through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Nakuha? Ano yung gospel dyan? Ngayon ka palang mamimili, si God, hindi na nagdalawang isip. Hindi si God yung, pag-isipan ko nga. Yan si Ginyo, liligtas ko ba yan? Pag-isipan ko. Yan si Wea, liligtas ko ba? Pag-isipan ko. Kasi medyo masungit yan eh. Amen? Diba no? Hindi yata nag-agree tong dalawa. Di ba? Hindi. Si God, without batting an eyelash, wala nang second thought, yes agad. Nung sinabi sa ng ama, anak, may kailangan mamatay para sa kanila. Yes, Father. Are you willing to die for the sinful people? Yes. Hindi na nagdalawang isip si God, piliin ka. Amen? Kasi guys, for a relationship to be possible, it takes two to tango. Sa totoo lang, kahit anong gusto natin, kung ayaw sa atin ng Diyos, wala tayong magagawa.
Kaya lang naman posible ang relasyon kasi nauna na nag-yes sa'yo si God. Ikaw lang kasi pakeme-keme. Ikaw pa, ang para nagmamalaki na pinapatagal mo pa, ikaw pa talaga, ha? Ikaw na makasalanan, ha? Ikaw na hindi ka rapat-dapat, ha? Pero ang Diyos, hindi na siya nagdalawang isip, nag-yes na siya sa'yo. Amen? Kaya posibleng piliin siya kasi pinili ka na niya. God chose you eternally. Hindi ka pa pinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Oo, pinili ka na ng Diyos. Ngayon, hihintay na lang ng Diyos kung pipiliin mo ba siya. Amen? Kaya, actually, kanina kinanta natin yung araw-araw, request ko po yun. Request ko po yun. Kasi maganda yung, well, maganda yung kanta. And then, local, di ba? We should sing more Filipino songs, na? Amen? Pero gusto ko yung lyrics. Amen? Araw-araw, sasabahan, ba't ko niya? Araw-araw, diiwan. Araw-araw, o Diyos. Araw-araw, o Diyos. Alam mo, bago mo kinanta kay God yan, kinanta na muna ni God sa'yo yan. Amen? Hindi ka naman iniwan ng Diyos eh. Ano sabi niyo sa passage kanina? Oo, nilikha ka ng Diyos at a certain place, certain time. Pero dun sa dulo, ano sabi? Actually, the truth is, God is not far from any of us. Nandyan lang naman siya eh. Hindi ka naman iniwan ng Diyos eh. Diba? He is just a faith away. He is just a prayer away. Nandyan lang siya. Hindi po siya ang Diyos na malayo. He is God with us, Emmanuel. Araw-araw sinasama ka ng Diyos. Araw-araw hindi ka iniwan ng Diyos. Araw-araw hindi tayo binitawan ng Diyos. Sana ito rin ang kanta natin kay God, no? Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, sana nga, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. But I want to tell you, without sounding humanistic, ah, we don't want a man-centered gospel. Kasi if it's man-centered, it's not the gospel. Pero gusto ko lang na ma-realize natin gaano tayo kamahal ng Diyos. I'm not saying si God ang naglikha ng kantang ito. Of course naman, di ba? Gets naman siguro din yung point ko, right? This is just a song. I'm not saying it's inspired, you know? Pero I think on the basis and the authority of God's Word, we have enough passages in the Bible to support me saying this. Na itong kantang to, hindi man yung exact na lyrics, pero itong kantang to, kinanta na muna sa'yo ng Diyos. Di ba? Ikaw, nung ayaw mo siya, pinili ka niya. Ikaw, nung tinalikuran mo siya, pinili ka niya. Ikaw na hindi ka namuhay para sa kanya, pinili ka niya. You at your worst, pinili ka niya. Walang araw, hindi ka pinili ng Diyos. Of course, hindi ka pupurihin ng Diyos. Yun lang siguro ang lyrics na hindi pwede para sa atin. Amen? So now, sabi nga nila, the ball is in your court. Ginawa na ng Diyos ang lahat. Diba sabi lagi natin, if there are 100 steps between you and God, God has already taken the 99 steps. Baka 99 and a half pa nga eh. Yung isang hakbang na lang kapatid, yun na lang ang sayo. Huwag ka na mag-hesitate. And sa totoo lang ha, huwag ka na magmalaki. Come on, let down your pride. Let down your pride. Diba? Huwag ka na magmaanga, huwag ka na nagmamalaki. Huwag na. Pakumbaba ka na. Ha? Katagpuin ka ng Diyos na matagal ka nang hinahanap. Amen? Kamakaman, amen po ba tayo dyan? Even for us Christians, na alam na natin to, pero diba refreshing to know na bago mo pinili ang Diyos, pinili ka na muna ng Diyos. Hindi mo pa kilala ang Diyos, kilala ka na ng Diyos. O, kaman, mga Christians, parang di kayo natutuwa. Ano, gagayin ko na naman si Pastor Roo. Amen, ha? Amen. Guys, natatouch pa ba kayo sa sinasabi ko? Ibig sabihin na, ano pa ba yung heart natin? Di ba? Fresh pa ba? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin? O baka sobrang sanay na, wala nang dating yung gospel, no? Yung pag sinabi, pinili ka ng Diyos. Amen. Wala nang dating. Hindi mo nalaramdaman na sino ba ako para piliin ng Diyos. Di ba? Ito rin ang totoo eh. Alam, pag hindi ka natatouch pa, I'm not saying di ka say ba, pero you know, something's already wrong with our hearts, no? Something's already wrong with our soul. Doon pala, alam mo na, hindi ka na healthy. Kasi hindi na tama yung response mo sa gospel.
Kasi ang gospel, yes, isang beses mo lang tatanggapin yung gospel. Pero araw-araw, ipipreach mo sa sarili mo yan. Di ba? Lalo yung mga araw na feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Mga araw na feeling mo, ang dumi-dumi mo. Alam mo yun? Lalo yung mga araw na nagkakasala pa rin tayo. Di ba? Ang dami natin pangako kay God, di ba? Kaka-purity night lang natin. The next day, nanood ka na naman ng porn. Di, totoo. Di ba? Pero yun, mga times na i-re-remind mo sarili mo yung gospel na ano, pinili pa rin ako ng Diyos. Kahit na ganun ako, pinili pa rin ako ng Diyos. Kahit na hipokrito ako, pinili pa rin ako ng Diyos. Amen. Sana fresh pa rin po, no? Amen ba mga Christians? Kaya guys, don't think na this is a message for VIPs. No? Tayo mga Christians, maybe we need this more than our VIPs. Yes? Di ba? Ano kaya itsura ng buhay natin kung araw-araw fresh yung gospel? Amen. Baka yun kasi nga ang susi, kaya tayo nawawala kay Lord eh. Kaya hindi tayo mamuhay ng may kabanalan, di ba? Kasi hindi fresh yung gospel sa atin eh. One time lang natin tinanggap, tapos kinalimutan na po natin. O, amen po ba tayo dyan? Ha? Every day, preach the gospel to ourselves. Balikan ko lang as I close. Balikan ko lang yung, so ibubookend ko lang po yung Esther 4:14. Sabi ko kasi parallel passage ng Acts 17, itong Esther 4:14. And who knows, sabi ni Mordecai kay Esther, whether ye have not come to the kingdom for such a time as this. Na? Who wants another good news? Ay, parang wala na. Ayaw na yata ninyo yung good news. Who wants another good news? Pero good news na may challenge, ha? Hindi kasi lahat ng good news puro, di ba? Passive. No, minsan good news pero kailangan mag-rise up ka. Yes, anyway. Sige. Share ko muna to and then I'll share something. Ito yung totoo. Hindi lang si Esther ang Esther. Lahat tayo, Esther. Amen? Pakisabi sa tatlong katabi, Esther ka. Pag tinatamad ka na, Esters kayo. Tamad talaga, amen? Mag-challenge na lang, amen? You know, yesterday lang, no? Yesterday, share ko lang mabilis. Di ba, na-share ko nga po sa inyo na bigyan tayo ng privilege mag-preach. No? Men's conference po kasi yon. And so during worship time, so and then we were praying. So I was praying. Isa sa parang kala ko binert ni God na prayer, but actually baka ako lang 'yon. Sabi ko, Lord, raise up godly men for this generation. Nax naman, ganda na. Ano ang sagot ni Lord sa akin? In my spirit, sabi ni Lord, Son, I have already raised them up. I'm just waiting for them to rise up. Bira, minsan pray tayo ng pray na sinagot na pala ng Diyos. Hinihintay na lang pala tayo. O, mga iba, pinili ka na ng Diyos. Hinihintay na ng Diyos, piliin mo siya. Di ba? Ito, nandito pa po tayo, nandito tayo sa henerasyon na ito. Mamamatay din po tayo. Yun ang totoo. Pero bakit tayo nilagay ng Diyos sa henerasyon na ito? Kasi may purpose. Kasi Esther ka. Wala nang who knows. Wala nang who knows. Kasi alam na natin yung sagot eh. Ang dapat, you know, you have come into the kingdom for such a time as this. Hindi na, who knows you have come to the kingdom? Wala nang question mark. Exclamation point na, you know. Ha? Pakisabi sa katabi ninyo, you know. You know, you have come into the kingdom for such a time as this. Amen? Kaya wala po sa atin, magsasayang po ng oras ha. Lagi ko sinasabi, time is short. Hindi yun. Life is fast, opportunities are few. Tama? No? Life is short, time is fast, opportunities are few. Hindi mga araw-araw nakapag-share tayo ng gospel eh. Di ba? May honest tayo. Di ba? Hindi mga araw-araw may opportunity eh. Pero kung may opportunity, grab na natin. Nadisayangin. Kasi mamamatay rin tayo, mawawala na rin. Someday, everything will be over. Eh, ligtas ka. Praise God. Pero yung purpose mo, yung mission mo, yung bakit ka ni-raise ni God for such a time as this, na-fulfill ba? Yun po ang ano. Eh? So, lahat po tayo maging mindful sa oras natin. Amen? Okay? Ready ba tayo sa big idea? Oh, worship team, you can come up na. And
close us with a song. Ito yung gusto kong bigay idea na pwedeng action point, pero mas pinili ko, gusto ko, siguro nasa romantic mood ako, na romantic baboy. You are chosen for salvation. You are chosen for service. Pero higit sa lahat, huwag natin kalimutan, you are chosen for the Savior. Is that an amen? Ibig sabihin, yeah, pinili ka para maligtas. Pinili ka para maglingkod. Pero higit sa lahat, pinili ka para mahalin ang Diyos. Magmahalan tayo ng Diyos. Minahal ka niya, mahalin mo rin siya. Don't forget, in the midst of your busyness, to take time to love God. Huh? Don't just serve God. Take time to love God. Amen. Lagi natin nire-remind ng ating ano, ha? Huwag puro public ministry, walang personal or private na altar. Ha? Altar muna. Okay? Altar muna bago entablado. Altar muna bago pulpito. Altar muna bago mikropono. Altar muna bago ilaw. Ha? Yung altar, kayo lang muna ng Diyos. Take time to love God. Take time to nurture your relationship with God. Amen ba tayo dyan? Maglilingkod at maglilingkod. Amen. Ha? Maliligtas, at marami sa atin ligtas na. Salamat sa Diyos. Pero never ever forget yung heart ng Christianity, relationship. And relationship is spelled T-I-M-E. Ha? Hindi nagmamadaling oras sa presensya ng Diyos, sa personal nating mga altar. Amen po ba tayo dyan? Amen. I don't know what the worship team would want, if they want you to remain seated muna or if they want you to stand, sila na bahala po doon. But right now, we'll just turn the floor over to our worship team as we close this time in a time of worship. So let's just remain seated. Sobrang ganda po ng message po sa atin ng Lord today to our Tatay Mans, no? And I really hope, no, it will always come afresh to us, the gospel of Christ. No matter how long you are already as a Christian o baka first time niyo po dito, the gospel is always for you and me. Are able to choose God because the Lord has first chosen us. Thank you, Jesus. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me and know His love for me. His love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes, I am. Free at last, He has ransomed. His grace was deep. While I was a slave to sin, Jesus died. Assurance po sa atin ng Diyos, you are chosen.
have a relationship, genuine relationship with our Lord Jesus Christ, you and me, we are already children of God. And every day, sabi nga ng kanta kanina, no, araw-araw, pinipili natin siya kasi pinili na po niya tayo. That's the deep love of God for you and me. Kaluluwa mo. Pero ang totoo niyan, concern naman talaga ang Diyos sa buong pagkatao po natin. Ha? Holistic po ang Diyos. Ha? Ayoko naman po isipin niyo na ang Diyos, concern lang sa kaluluwa ko, eh paano yung wala akong pera? Well, diba? No, concern po sa ang Diyos sa lahat. Basta pero yung nga po eh, kasi kung hindi kasi ayos yung kaluluwa, kahit na supposedly ayos sa lahat, hindi rin maayos. Pero kung ayos yung kaluluwa, doon magsisimula yung kaayusan po ng lahat. Nakuha po natin, no? So, I don't want you to misunderstand that message, okay? God is not just concerned for your soul, you know? He is concerned for your entire being. Kaya nga siya nga nagpauso ng salitang shalom. Yung shalom, translated peace, pero that word peace doesn't do justice to that word, no? Shalom means again, wholeness, no? Healthy sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ha? So, i-bless ko po kayo with that prayer of shalom. And tanggapin po ninyo by faith na ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Amen? So lift up your hands and receive this blessing. Brothers and sisters and even friends, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and grant you His peace, His shalom. I speak shalom sa iyong finances, kapatid. Amen? God is your Jehovah Jireh. He will provide
for all your needs and even one wants it. If we have found favor in the eyes of God, na all these things shall be added unto you as well. I speak shalom sa inyong physical health. Na God is our Jehovah Rapha, our healer. Amen. Siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Na I speak shalom over your mental health. Na God is our comforter. Amen. Pag si God niyakap tayo, even the lepers are cleansed. Amen. So mga mental health na yan, mga depression, ng anxiety, it can melt away in the loving arms, in the loving embrace of Jesus Christ, your Savior. Amen. Na? I speak shalom sa mga relationships natin. Na? What are we but relational beings? Tama? It's not good for man to be alone. Ha? Hindi pwedeng kayo lang ng Diyos ang maayos. Ha? Kailangan ayos din ang relasyon natin sa pamilya. Ha? Ayos din ang relasyon natin sa mga churchmates. Ha? Ayos ang relationship natin maging sa office mates, classmates, kapitbahay. Amen? Let's be peacemakers. Okay? Blessed are those who are peacemakers, for they shall be called sons of God. Tunay na anak tayo ng Diyos. Kung tayo, na, ang mensahe natin, hindi division, hindi tayo nagkakos ng division, ng away-away ng mga tao, kundi tayo ang bridge builder, ha, sa mga tao sa paligid po natin. Amen. Na? And, of course, syempre, I speak shalom spiritually. Syempre naman, di ba? Diyan nagsisimula ang lahat. Na? Ang spiritual nating kalagayan, ito ang thermometer. Ito ang magseset ng pace for the rest of our lives. So, laging paayos kay God. Amen? Na? Lapit lang kay God. Even at our worst moment, God is always at His best. Na? Pinili na tayo ng Diyos and He will never change His mind. We'll always be chosen in Him. And every spiritual blessing has already been given to you, kapatid. Amen? You just need to sit. Yan lang gagawin mo. Sit in the heavenly places with Christ. Yun lang. Na? Basta kasama mo si Kristo, na kay Kristo ka, lahat ng access ng heavenly blessing nasa atin. Amen? Si God naman ay bless po natin. Lord, You are our King, eternal, immortal, invisible. Lord, You alone are wise. So to You alone do we give all the glory, all the honor, and all the praises. And all these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Your Son, who lives and reigns with You, Father, in unity with the Holy Spirit. One God, forever and ever. And all of us here will say, Amen. And Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. See you again next week. Na, ang message natin next week, wow, para sa atin po talaga ito, na? God's Dream Team. Amen. Ha? O, pakisabi naman sa katim nyo, Dream Team tayo, bebe. Amen. Lagi kasing tulog sa church, na? Amen. O, sige, bless na po natin ang bawat isa. Amen. Okay? At God bless din sa mga magla-life class po sa atin. Okay? O, sige, turn to your seatmates. Pakisabi po sa kanila, congratulations! Because success begins on Sundays. Amen. God loves you. God bless you.